Hello! What Hello. up? What's up? Ay, teka lang, sobrang lakas ng aking input. Sup sa mga... Hello guys, meron tayong casual na stream ngayon. Lang. Bakit so... Sabog ba yung aking mic? Di naman, no? Sakto lang. Wag ka lang sumigaw masyado. Okay. Hello guys. At dahil dyan, meron ako hello actually. Alam mo yung hello na candy. I have that right now. Kaya ka ba nag-hello para ma-set up mo sarili mo para sa pan na yun, yung hello? Yes. Yes. I do recommend, Mr. Reptar, that you watch the stream para makita mo in a way, in a, kahit konti lang. Pero dami kasi nang dami na nag-request ng ating analysis sa ating patch. Ikaw ba, Mr. Reptar, initial thoughts mo sa patch natin ngayon? Na-share ko nga yung initial thoughts ko dun sa page ko na pretty much, masasabi ko lang is excited ako. But at the same time, kung nakomportable na tayo at saka yung mga team sa playstyle or sa meta for the first 4 weeks ng MPL, siguro expect a level of discomfort. Kasi, oo, hindi naman, there's a chance that things might just be the same pero somewhat a little bit different, yung konti lang. Pero may malaking chance din na yung mga teams na mag... yung susubukan talaga nila i-stretch yung limits ng meta na to for this patch, baka ma-reward sila. Diba? I agree. Definitely agree. Ngayon, actually, shoutout, round of shoutouts lang muna, Mr. Reptar. Andyan si Martin Madarang, si Carl Samera na kanina pa daw naghihintay. Hello, hello. At least nandito na kami. Shoutout kay Gabby De Vera, kay Kurt Arellano, kay Maxim, at kay RENMAR Santa Cruz. Hello. Kinoto mo pa talaga. Okay. Dito na nga. Please share this stream para ano, masaya ang ating usap-usapan sa mundo ng Mobile Legends. Ayos ba yun? Actually, post ko nga ito. Live now sa fb.com/wolfcast for the patch analysis. Actually, ngayon, sa mga dati kong mga patch analysis, Reptar, tumatagal talaga ako kasi wala akong system. Binabasa ko lang. Eh, nagkaroon tayo ng konting oras para basahin na yung patch kanina. So, meron na tayong konting lowdown. Ay, pumipiyok pa ako, diba? Lowdown. May nakita daw sa Onyx na, ano, talaga. Shoutout kay Butters. Di ko alam bakit yung binabati si pinapabati si Butters, but may grabe naman to, teka lang ah. What dito ata si Butters eh. Ano dito? Dito oi Butters. Butters, ang sarap niyo. Thanks Butters. Thanks Butters. Ikaw lang ang tunay na masarap. Chasi masarapi. That's an ancient. Dagyo ha. Hindi ka nagamit yun yung ano, yung tag na yun. Pero, yeah, so my initial thoughts here is, eto guys ha, mamaya ko na lang din explain kung bakit, pero basically, magkakaroon talaga, sa akin ha, ang theory ko is magkakaroon ng dual lanes, sa ano, magkakaroon ng dual lanes talaga, sa side lane, sa gold lane, tapos, yung jungle, eto na, sige na nga eto ha, pinost ko, seen on screen, Mr. RENMAR. You may not know. You don't know. Ah, well, nanonood ka naman. Pero dito yung part ng patch notes ng 1.618, most specifically sa battle spell na Retribution. So, etong damage reduction na naging 40%, hindi siya ganun kalaking change. Pero, makifeel yan na mga ano, antay. Basta, this is just MLBB saying, huwag kayong mag-marksman sa jungle. So, malabot na yung marksman, so lalo pa siya masasaktan. Hindi niya kayo mag-isa talaga. Oy, shoutout kay Yuko. Nanonood ngayon. What's up, Yuko? What's up? So, damage, eto na. Kapag mataas yung HP, yung maximum HP mo, meron kang rewarded ka sa pag-take ng jungle. And actually, guys, pag na-try nyo lang mismo sa mga custom games, sa mga practice, sobrang bilis na... ng pag-take ng turtle tsaka ng lord ng mga tanks dahil dun sa damage per second. So, bukod dyan, nalagay dito, naka-etchapwera, naka-discriminate yung mga marksman. So,
two times more damage, more or way more damage, more than twice the damage ang makukuha ng mga high HP heroes na hindi marksman. So ito yung sinasabi, yun lang talaga. Except yung si Granger, meron siyang special case. Yun, si Granger lang kasi may damage pa rin siya, sobrang bilis. Yeah, it's funny because yung developers for Granger lang talaga yung nakalagay doon. New effect, deal 90 extra damage to creeps. Tapos yung nakalagay pala doon, ito lang yung change kay Granger sa patch na to. We still want to see Granger as pwede. A jungler. So pwede pa rin si Granger sa jungle. Yes. At si Yixun Shin, naging assassin na siya, di ba? Nakalagay na siya doon. So yun yung siguro na lang ang marksman na makikita niya doon. Good eve, boss. Grabe, Siberian Husky ba yung bosses natin? Shoutout sa'yo, Jeremy Pichoy. Medyo buong araw na nagsasalita eh, pero okay lang. Parang naglalaway. Grabe naman, Brent Robledo. Hello, hello. Relax ka lang. Shoutouts kay Jedi Ang. Ayan, hello. Anyways, okay. So, ito na yung itatak nyo sa utak nyo. Except kay Granger, ayaw ni Munton na magkaroon ng marksman sa jungle. Pero, nilipat ng lane yung mga marksman. Sobrang imba naman, OP naman ng mga marksman ngayon. We'll talk about that later. For now, eto, ang interesting kasi is, yung sa jungle na tanks. Sa ngayon, eto, sinasabi ko sa inyo guys, dalawa lang ang nakikita kong viable at sure ball na gagamitin na tank sa jungle role. And that is, number one, that is Baksha. Kasi nag-exist naman talaga yung Baksha jungle from before. At saka yung Barats. Kasi nag-exist din yung Barats jungle from before. At ganun pa rin. Malakas pa rin sila. So, tingin ko yun lang. Ngayon, I'm gonna tell this story once again. Nakalaro ko dati, last year, sa bagong patch, nung kaka-introduce pa lang ng Outer Territory Shields noon. Big patch din yun eh. Bagong ML lang din yun eh. Mm. Nakalaro ko si Wise. At ginamit niya jungle Akai. Kasi si Akai, mataas attack speed nun eh. Tapos may extra damage siya dahil sa blender, yung frog. Tapos meron siyang killing potential kasi pwede siya mang-ipit. Tapos, di ba, mang-ikot. So, para makaikot ka sa map. So, yung mga tanks ngayon, guys, tingin ko magiging active na jungler sila. Meaning to say, kailangan nilang gumawa na place. Hindi sila yung nagsiscale ng jungle. Ayun. So, ikaw ba, Reptar, ano ba mga theory mo na sa iba? Na actually, junglers. Balmond jungler kung, pwede din. Oh, pwede rin yung iniisip ko Balmond jungler. Of course, the initial thing that came to my mind was bringing back Baksha in the jungle. A lot of people were commenting and then hindi ko napanood yung mga buong laro, but someone commented on my page kanina na Uranus jungle yung Aura Fire. Oh. Ito si sino ba yung meron din isang comment dito, sabi dito ni Charlie Besante, Akai at Hylos ni Chico ng Todak sa MPL. So yeah, those are all good candidates, especially yep. Si Hylos eh, kasi yung second skill niya pag yun yung inuna mo, ang sobrang bilis mo mag-clear kasi that's ticking damage plus yung true damage makuha mo dun sa equipment passive mo sa jungling boots. So yeah, actually pretty much in line sa mga sinasabi mo at saka sinasabi din ng iba na yep. Tanks in the jungle, hindi ko naman sinasabi na parang sila talaga yung magiging meta. But expect teams to really give them a chance. Oo. Ngayon, meron akong sa lahat ng mga viewers na nandito ngayon, meron akong fearless forecast na feeling ko baka hindi rin na nang, baka hindi masyadong magustuhan ng mga tropa peeps na, mga viewers natin. So, sana handa kayo dito. Ang sa akin is, baka assassins pa rin at fighters ang junglers. Okay. Yung marksman, by the way, shoutouts kay Gabzy. Anyway, bakit yung sabi to? Nalaro ko yung game, nakita ko ng mga laro ng game at ang napansin is kapag tank yung jungle, mabilis silang mag-clear ng jungle. Ang bilis talaga, legit, at mabilis mag-take ng turtles. Pero nahihirapan silang maka-rotate sa paligid kasi mabagal sila. So actually si Baksha separate case kasi siya eh, meron siyang gulong eh, makakuha siya ng kill talaga agad ganun. So tumaas yung damage nila pero hindi ibig sabihin na ma-outspeed pa rin nila yung mga assassin. Plus yung assassins tsaka fighters kasi
ang lakas nilang gumawa ng plays pa rin. Mga maliliit na plays. At sa late game, may damage output talaga sila. So parang hindi lang yung side lane yung ano, yung nagsiscale. Ngayon, ang fearless forecast ko, pakito yung nasa top of the pack. Kasi fighter siya yun. Tapos okay naman yung HP niya. So sobrang lakas niya gumawa ng playmaking potential. Ano pa rin, mabilis pa rin. Talaga. Yun yeah. Yung, so tingin ko, pakito. And in a way, meron pa isang fighter. Si Johead, yun. Yung isip ko, pwedeng Johead eh. Na ano, na jungle. O nga ano. Pero ano yung ano? Ano yung gagawing emblem sa kanya? PYT pa ba rin? Or mag-assassin emblem? Dapat assassin. Para sa... Para sa damage talaga. Yun. Other heroes na nakita natin sa tank role, yung Belleric tsaka Gatot Kacha. Yep, Gatot Kacha kasi medyo mapas ang pasin. May counting scaling pa yun eh. Tapos si Belleric din may counting scale. Yung Barats, ayan, sure, makikita sure natin yan. Pero ito ah, yung watch out kapag mayroon tank tapos kokombohan ng isang support na Rafaela, for example. Yun, kaya, viable yun. Imagine mo, Akai, Rafaela, ini-speed boost niya, di ba? So, yun. Cho jungle tank daw, sabi ni Butters. Problem ko with Cho ngayon is, bukod sa natanggal na yung mechanic ng Shun po na nare-reset unless makatama ka, kailangan mo na flicker eh, feeling ko sa Cho. Parang, hindi ko siya makita na walang flicker. To maximize. Unless sobrang crazy mo na mapares ka sa isang Matilda tas gagamitin mo yung guiding wind na bilang flicker para gap closer. Pero masyado mahirap yun. Pero pwede. Ayun. Lapu-Lapu, hindi mataas HP ni Lapu-Lapu. Medyo sustain eh. Tsaka shield si Lapu eh. Ayun, yung sustain siya eh. Okay. So yun ang aking hula dito. Pero Uranus down na jungle ay nakita nila. Yun pwede kasi may constant ano kay constant na scaling. May counting scaling ni si Uranus. At syempre, kasang bagal ano, don't be fooled, hindi ganoon kabilis si Uranus mag-jungle. Not unlike you know others. Pero sa tingin ko ganun pa rin eh. Ling nandiyan pa rin kasi fearless forecast lang din. Since magkakaroon ano, ito guys ah. Kaya sinasabi ko na magkakaroon pa rin ng assassin sa jungle role. Ay dahil dito sa fact na puro marksman na 'di ba yung side yung gold lane. So para matalo yung mga marksman sa gold lane sa side lane, kailangan mo ng playmakers from either mid or sa jungle. Parang hindi ka naman pwedeng mag-assassin XP lane kasi sino tatawag sa XP lane. Hindi ka pwedeng mag-assassin palagi sa mid lane kasi kailangan may tumatangke ng mid lane na yun. At obviously, hindi ko sila suggest na mag-assassin kayo sa mga, sa roamer role, sa position 5 or sa tank role. Please don't. Wag please. At least Martis ka, di ba? Pero, ay fighter yata si Martis eh, technically speaking. Yeah, alam ko label siya sa fighter. Fighter. Pero yeah, pwede siya mag-assassin. Kasi, you get the point, di ba? So ngayon, yung junglers, tingin ko, mag-assassin sila kasi mag-aaroon talaga na 100% sure marksman ang meta sa ano sa gold lane. So, ang theory ko is hindi kayang i-outplay ng mga tank junglers ang marksman. Kasi, ano yun eh, pa, di ba pag usually nangyari pag may marksman sa gilid, tatalunan siya nung tank or nung, you know, alam mo yun, nung jungler, whatever. Tutulak lang pa kaunti, tas tsaka na ano, di ba tutulak, or magre-reposition lang kaunti, tas tutunawin na niya yung tank. Parang ganun. So, yun ang, yun. Yung ma-add ko dyan is, pwede ka yung sinabi mo na, okay, if you're gonna be picking up a tank na medyo mahirapan mag-outplay ng marksman sa gold lane, then dapat yung prerequisite mo dun is mag-assassin ka sa support, yung mid lane mo. Oh, yung mid lane pwede. Pwede kang mag-saber sa mid. Actually, kahit ma-damage mo lang siya or pwede mo gamitin yung tank as a way to put them into a position to set it up for something like a
Harley, Deadly Magic early on, Poker Trick, then Space Escape. For sure, kung hindi mo mapapatay yun, at least ma-force mo yung Flaker or kung ano man yung battle spell gamit nila. Yep. Pwede. Pwede siyang fix. Kaya nga yung Rafa, kasi dito, special case siya. Hindi siya sabing Jungle Rafa, baka gawin siya eh. Pero, napapabilis niya yung mga jungler dahil dun sa ano nga niya, dun sa speed boost mechanic niya. Oy, by the way, Reptar, we're increasing in viewers, so shout out sa mga viewers out there. Dami na ng tanong eh. Hindi na ba magugustuhan ni Wise ang patch na to? What do you think? Tingin ko magugustuhan ni Wise to. Kasi mahilig madaming mga gustong mga gamitin si Wise sa kanyang... Tapos kita din sa stream, na sa mga stream niya, lagi siya nag-experiment. He's very public about his experimentation. Feeling ko ready naman yung blacklist yan. Esme Core, kasi tank pa rin daw ang Esme. Si Esme kasi problem sa kanya, mage pa rin siya. Hindi mataas ang HP ni Esme. Yeah. Mataas yung shields niya, para nadodoble yung HP niya. Pero huwag kayong ma-fool with Esme, kasi hindi mataas yung HP ni Esme, kung isipin. So, actually, yeah. Glad that you mentioned that. Feeling ko yun yung dapat isang disclaimer natin eh. Oo, tank sa jungle, pero dapat tignan nyo yung base HP ng hero. Dapat mataas yung base HP nila to maximize yung adjustment dun sa passive through damage ng ano niya, ng boots. Yep, exactly. So, ayun. So, okay. Go. That is the discussion about dun sa junglers natin ngayon. So, sum it all up lang. We still feel na may mga viable na mga tanks or, you know, tanky heroes sa jungle. At ang strongest case ngayon sa jungler role is, na from the tank role, is Baksha tsaka Barats. And nandyan yung mga Uranus, whatsoever. High loss na sinasabi natin na jungler na... Think we die last day. By the way, ito pa isa. Isang problem pa ng mga tanks, na tank role, naubusan sila ng mana sa pag-take ng jungle. Yeah. So, yun din yung main problem. That's why, special case din ulit si Barats kasi hindi niya kailangan masyado nun. Mabilis. So, yun din eh. Parang, ang daling i-theorize na, okay, sige, Uranus, okay, Esme. Pero, naisip niya ba na baka maubusan sila ng mana? I mean, may purple buff for sure. Pero, paano kung, alam mo yun, nagkaroon na ng konting gulo eh. Paano ka na? So, may Hilda daw, but Hilda can work actually. Scaling din yan. Tapos nakakuha pa siya ng extra damage from assist. So, yung may isip ko lang dun na sa jungler Hilda is it will work really well kung maganda yung snowball nyo. Pero pag early on, hindi kayo makakuha ng kills or assist para sa Hilda. Mahirap yun. Pero definitely, if sabihin natin, super ultra snowball, let's do something crazy, tank Hilda sa jungle. I mean, Hilda sa jungle, yeah, give it a shot. Ito si Butters, nagsabi dito, noong naalala mo daw ba yung tank Akai sa MPLI. Ito ang sabihin ko, ba't di kaya sumali dito? Namin mo sinasabi. Ayun, jungle, you get that catch up, pwede. High loss kasi nga, hindi siya nagre-require ng mana. So, it could be a consideration. Yon, so yun yung summary nung sa jungler. Pero ako naman personally, my guess, my fearless forecast at hula ay assassins pa rin ang meta just because of the next point. Talo na tayo, Mr. Reptar, doon sa gold lane na po ang pag-usapan natin yan. Most particularly. So ito, increase gold lane special siege minions base HP by 20% and gold reward by 10%. Napaka-crucial nito, guys. 10% more in the early stages is very high. So, tingin ko, ito pa lang, itong change pa lang na to ay enough na para magsabi sa inyo na, malakas talaga. Ang kailangan mo ng scaling na hero doon sa gold ni. Plus, ito pa, Reptar, sa mga viewers din natin, crucial din tong special siege minions base HP by 20%. Kasi, mas makunat na siya. Diba? Compared before. And it also means na, diba pag nagkakaroon ng laning stage, nagkakaroon ng konting bakbakan, agawan nung, minimake sure mo na hindi makakuha yung gold laner ng kalaban nung special siege minion na yon. Tapos, diba, i-secure mo yung sayo.
Now, ang pwede mong gawin, i-fast clear mo yung gold lane, umabot ka dun sa outer third energy shields. At dahil mas makunat ng kaunti yung siege minion na yon, ibig sabihin, mas matagal siyang bababa dun sa tore. Gets? So, mas matagal ka makakuha ng outer third energy shield. And speaking of outer third energy shields, ito talaga yung hindi ko akalain na gagawin nila ever. Outer turret's damage reduction against range attacks when the energy shield is active is just 30% na lang. So, ibig sabihin, nadagdagan ng... Hindi ko ma-math. Pero basta lumakas lalo yung damage ng mga range heroes pag inatake nila yung outer turret shields. Marksman, mga kaibigan. Saktong-sakto. Uh-oh. Dito. Apart from all of the changes dun sa lahat ng mga marksman, ang daming mga marksman na nabuff ngayon. So, I would say, eto na yung meta. Masasabi kong 75% ng mga matches natin, guys, sa mundo ng ML, ay magkakaroon ng marksman sa gold lane. Bring back the marksman. Like, it's time. I think, naramdaman din ng developers na medyo nag-fall off yung marksman sa meta dahil of course usually yung pinipili dun sa gold lane na mga Alice, mages like that, even Esme. One thing that I'm afraid of or gusto ko talaga makita is if teams will give more chance to Bruno in the gold lane considering that tinaas nila konti yung ano niya, yung attack range niya. So yes. It goes hand in hand din yung range with the turret. And alam natin a quickly farmed Bruno, sobrang sakit ng damage niya sa turret. Oh. So, there's a chance Bruno gold lane might be a pick to really watch out for. Sobrang agree ako sa'yo doon. Uy, si Rockhart, changes daw sa Windtalker, wasak daw Tore talaga. Alam mo, para papabilis lalo pag wasak sa Tore, sumali ka dito sa stream namin, Rockhart. Diba? Tingin ko lang eh. Sa 8G lang, sa 8G. Okay, so yung Grok, pwede po ba jungler? I don't think so. Bagal, yung skills niya, hindi masyadong spammable. Tsaka, kailangan mo nung nung sprint tsaka flicker. Pero tingnan natin. Okay, so yung gold lane, masasabi ko yung gold laner na talaga is marksman. Katulad ng sinabi ni Reptar, 'di ba? May isang napakagandang example, Bruno agad. Imagine mo sa side lane meron kang Bruno plus Rafa. Honestly, I think magkakaroon ng dual lanes ngayon, dual lanes. Dual lane setup. Kasi pag di mo pinotrektahan yung gold lane mo, Diyos ko, ang laki na makukuha advantage ng kalaban. Mababasag nila agad yung outer turret energy shield, eventually yung torre dun sa top lane, hindi ka na makaka-lane, at nagda-transition kasi marksman na nga siya. So, makakapag-items agad, di ba? So, this is my guess. Magkakaroon talaga ng dual lanes. At by the way, what's best to reward yung ito kasi guys dahil pa rin tanong Reptar ano pa na yung dual lane basically dalawa lang yung naka lane ganun lang siya so given nyo lang imbis na umiikot yung roamer nasa gold lane lang yung roamer sa una okay so good una. So good argument yan maganda ba na ang roamer ay stay lane lang or umiikot I still feel na mas maganda umiikot yung maximize mo yung oras mo bilang roamer. Parang matatag siya mo pag hindi na kailangan ng alaga ng ng gold laner mo, 'di ba? Pwede mo nang iwan basically. Oo. So gold lane Kimi pwedeng-pwede kasi mabilis siya mag-takedown ng outer turret energy shields. Kimi yep. Naalala mo may dating meta yung Kimi Digi, ayan. So imagine niyo yung mga dual lanes lang ngayon ah. Rafa, Bruno, Rafa plus actually kahit ano anything Rafa plus something. Tapos Digi. Kasi, tingnan nyo guys yung itsura ng gold lane. Imagine nyo lang ngayon. Masikip yun eh. Ang dali actually gumamit ng Digi doon. Kasi maglalag kang bomba, tapos mangtatali ka reverse time. So, ang daling makahuli. Tapos, daming zone out. Zone out. So, ayun. At, yung mga mages kasi sa gold lane, ang problem sa kanila is hindi sila malakas magbasag ng outer turret energy shields. Unlike marksman or fighters, for example, or assassins. Diba?
Tsaka, ang hirap magkaroon ng melee range pag nagbabakbakan sa gold lane. Kasi yung siege, special siege minion, di ba? Palitan kayo. Parang, ang hirap humanap doon. So, anything na pang ano to ah, baka bumalik tayo dun sa nice one baby. Alam mo, sorry, ang gulo na ng ano ko, ng sabi ko. Pero guys, ito ah, bago magkaroon ng Ube Strat, nag-evolve muna siya sa nice one baby meta. At yung nice one baby, basically, maliit lang na siya na Ube. Yung nice one baby, pang dupang ano lang, dalawa lang sila. Pang duo. Minsan tatlo, pwede. Pwede silang, uy, huwag niyo po ako invite. Yan. So, yun yung magkakaroon ng maraming nice one baby ngayon, guys. Like, yeah, Kari plus Rafa, yun sinasabi, Bruno Rafa, Bruno Matilda, pwede rin eh. Oo, kasi last mang maharas ng Matilda sa lane eh. Oo. Come playoffs, promise, pag activated na siya, watch out for Florin. Like, ay, no si Flo, doubt. Grabe, sobrang lakas ni Florin. Sobrang love ko yung kit ni Florin. Feeling ko yun yung magiging bagong main ko eh. Oh. Lakas ng kit niya. And medyo OP, medyo OP. At masaya na naman ang mga agents at si Ma'am Shoes. May bago na naman kayong ibaban kay Ma'am Shoes. Before you move forward, I just wanna address a few things here. Yung may nagtatanong kasi kanina tungkol sa Nathan Best Emblem. Right now, yung mga times na in-experiment ko si Nathan, of course, because Nathan also had some changes, hindi na suggested na mag-build ka ng magic sa kanya. However, what I did was, nag-avarice ako, kinuha ko pa rin yung hybrid penetration because hybrid pen is both physical and magical. Tas, nag-build lang ako ng physical item. Ang full stacks ng passive niya with a lot of attack speed items kasi at that time, nag-Scarlet Phantom ako, Berserker's Fury, yung old build ko kay Nathan. Late game, Nathan basic attack speed is crazy with Avarice. So try nyo lang. Hindi ko pa nasusubukan yung Marksman Emblem or anything else for Nathan. But for now, it's Avarice with hybrid pen. Sa akin naman, sa Nathan, I feel na sobrang lakas nung yung ulti niya. Yung reset, tsaka yung, para siya may BMI, para ka meron kang BMI, legit para siyang BMI. Tapos yung kaibahan, yung BMI niya, nare-reset yung dalawa niyang skills. Yung dalawang beses nagtutulak si Nathan. Yep. Ang sakit nun. Sakit nun. May nag, ay, si Rockhart, by the way. Rockhart, are you there? Yeah, I'm here. Yeah. Lakas na magtulak si Nathan. Huwag niyong tutularan. Huwag niyong tutularan. Bawal lang magtutulak dito. Oh, by the way, sabi ko lang, kung Olus kayo, tas may Nathan kayo sa nakalaban, good luck. Ilang beses ko na naranasan nung sinusubukan ko muna si Olus. Oh, subukan ko nga ito, tas Nathan kalaban ko. Oh my God, so difficult. But nagtutulak si Nathan, mahirap na kasi buhay ngayon, Terz. Yung sa akin, tingin ko assassin emblem dahil dun sa physical penetration. Ayan, yun sa Nathan. Oh yeah, maximize the fist pen. True. Fist pen. I like it. Windtalker, alam nyo na yan, nagkaroon ng changes sa Windtalker. So, net po talaga ang lahat ng mga tore. Ngayon, I don't know, it's a golden staff. Oh, golden staff. So, may tatanong Claude, Moskov, lahat yan pwede. At this point, guys, any marksman can do. At actually, this brings me to the strongest hero in the meta game ngayon na hindi ko gets bakit nangyari to. Ba't nating inayaan mangyari to? It's the Popol and Koopa, my friends. Yes, sir. Oh my God. Nag one game mo kanina with Popol and Koopa. Damn. Napakalala nitong hero na to, guys. It is something else. Okay. Kasi nung na-experience ko, nung naglaro ako kanina, may isang zilong sa kalaban namin. Lagi ako nababurst. Nung late game na, nung na-pick up ko na yung dominance ice ko, man, that zilong couldn't touch me. And then anyone who got close, pag nahuli ko yun ng trap, I'm like, oh, you be ready, bro. Be ready, bro. Nerd, nerd. Saka alam mo yung pinaka-issue ko dati kay Popolin Koopa, yung parang halos melee range na siya. Pinahaba pa ng unti. Ang laking bagay naman. Yun nga eh. Yun, di ko talaga, honestly guys, malakas na already si Popolin Koopa. Ganto lagi eh. Pag may malakas na hero, papalakasin nila lalo. Ganto yung ginawa sa Lunox eh. Ayan. So, napakalakas ito. May mga na-late daw guys sa ating live stream. Hello sa inyo.
na yung mga nagtatanong kung pwede daw pa rin ba ang Baksha, ang mga Baksha jungle magbabalik, 100% pwedeng pwede, pero kailangan may ibang nagsiscale. At kailangan, kailangan ma, mag, ano siya, makapag-push, ganun, or makakuha ng mga objectives, kasi otherwise mag-fall off siya. Kasi ngayon, ito si Popolin Kupa, guys. Logic kong, talaga iba, yun. Ibang, ibang level to, sobrang lakas. Ito, Windtalker, una mong, ay, ay, go, ito lang, gusto ko lang i-share. Gusto ko lang i-share. Gusto ko lang i-share. Nung time na nasa Onyx pa ako last season, bago pa, no, bago mag-start ang MPL, ginamitan kami ng Popol and Kupa sa Gold Lane noon. Versus the Harith. At dinestroy niya talaga. Sobrang bilis ng tempo. Napakalakas na scaling. At Windtalker yung core item noon. Yung side lane, Popol and Kupa, Marksman Emblem, all that jazz. Ngayon, lalo pa siyang pinaimba. Wala na guys, it's over, ilista mo na. Sure ako na, na Popol and Kupa ay 100% peak ban sa susunod na mga kabanata. Promise. Impossible yung, hindi. Yung sobrang nakaka what the hell, man, you really wanted to make an OP hero. Binawasan yung mark stacks niya. Oh, pre. Yun talaga. Tatlo na lang. Tatlo na I lang. I don't get it. Apat. Ay, kalina na nakita ko, direkta Popol and Kupa. Mamachine gun yung mga Popol and Kupa ngayon. Oo, oh, man. Yung feeling ko, palitan yun yung pangalan niya eh. Punit and Kupa. Oh. Hindi na si Popol, Punit and Kupa. Muntikan ko na masabi yung iba. Yung hindi ko pwede sabihin. Well, unfortunately, guys, parang hindi ko na makikita ang Popol and Kupa sa roaming role. May mga changes din eh. Alam ko may mga nerf dun sa part na yun eh. Yun yata yung tinanggal. Ayun, so yung airborne niya, 0.2 seconds. So, nawala yung combo niya ng chain lockdown. So, may tatanong dito, Digi Popol and Kupa daw ay malakas. Imba, guys. Kumbaga, destruction dun sa lane na yun. Kasi, makapag-stun ka, tas may basta may chain stun siya, pag nahatak, pwede mong hatakin papunta dun sa trap. It's mindlessly strong, guys. Promise. Ngayon, ito pa yung nakakapagtaka diyan. Yung HP ni Kupa based na sa attack niya, no? Based na sa attack damage ni Popol. So what the hell yun? Ano yun? So basically, ang pinakapagbabago diyan is talaga mag-build na lang kayo ng ano, damage. Ng damage. Oo. So 1-3-1 pa rin ba ang laning setup? Ang aking hula po, guys, is 1-1-2. 1-1-1-2. Which is XP lane 1, mid lane 1, jungle 1, tas dual lane sa ano, sa gold lane. It could change. Di ko pa sure. Kasi baka ano eh. Uy, si Coach Denver Coach Miranda nandito. What's up, Coach Yeb? Coach Yeb, tingin ko, sali ka dito eh. Marinig lang namin yung mga insights mo eh. Oo. Oh. More attack means personal tank na for damage. Oh, but may sarili siyang ano. Zero pa all mid daw sabi ni Coach Yeb. All mid. Okay lang. You know. Yung goal. Para tapos na yung game ng 5 minutes, uwi na, di ba? Basagin niyo na kagad yung mid lane, tas yun na. Okay na. Mm. Ang hirap kasi ng ano eh, kaya masasabi ko ang hirap iwan ng gold lane kasi ang dami mong makukuwang mga ano dun eh, advantage eh. Tapos pag binigyan mo ng konting advantage yung kalaban, it's over. Yep. So, Popol ko pa gold lane, by the way, if it gets picked up, matic. Oo, tingin ko matic. Tingin ko autoban, auto, ano, wala, masyadong imba. So, in insights ano yung support, OP rin siya. Brawl nga, no? Si, nabanggit na ni Reptar yun eh. What the hell? Ay, it's ano time. Nga to, may mga nagtatanong kung how about Lancelot na jungler? Tingin ko, pwedeng, I still feel na, ano, pwede sila, viable sila. Kasi, ang lakas ng damage nila eh. So, parang ano, dahil, hindi porque hindi sila, hindi mataas HP nila, ay hindi na sila mabilis mag-jungle. Nandun pa rin yung damage nila eh. Tapos si Lancelot, nakita niyo na ba yung bagong Lancelot? Medyo ano din. Malakas na, pinalakas pa ulit. Ganun. Depende, nag-iba lang yung playstyle. Nag-iba lang yung playstyle, pero nakas pa rin. Yung isipin nyo guys, yung Lancelot kasi, ginawa nila yung changes na yun para
mas accessible daw para sa mga newer players. Actually, nung paglabas ng patch, finally, sinubukan ko na si Lancelot eh. Kasi, kasi hindi ako fast hands, ha? Hindi ako fast hands. Kaya never ako nag-chow ng ganun-ganun. Pero, ramdam yung, ano, mas accessible na at mas madali na laruin si Lancelot. Isipin nyo, ilagay nyo yun sa kamay ng mga pro players. Ako po. It's over. Faster hands. Mm-hmm. Tsaka guys, yung mga side lane kasi na marksman ngayon, maganda kasi hindi sila required mag ano, retry ganyan. Kaya pa ba ng daliri mo mag Lancelot, Diyos ko. So makita ko siya, ano, ay ito pala, ano, guys, gusto ko palang, kung hindi nyo na itatanong, si Coach Denver Miranda, may asim pa sa paglalaro yan. Kumbaga, pag nakita niya yan, Diyos ko, kailangan na mag-stream ni Coach Denver Miranda. Iritel, hindi ko pa feel kasi, ito, yung ano eh, yung skill 2, ito yung dash eh. Kaso, ay hindi dash yung skill 2. Problema kasi, isa lang yung dash, mini dash lang. Tapos, hindi siya yung parang burst. Ito, itong Moskov, interesting. So, yung attack range niya, pinataas. Tapos, yung mas spammable na yung first skill niya. Tapos, yung skill 2 niya, mas lumayo. At syempre, yung may stun kasi. You know, 1.5 seconds na tingin ko, pwede si Moskov sa, ano, sa gold lane. Pwede. Ang sakit ng Moskov eh, sa totoo lang sa ngayon. Tapos, ayan, na-increase din siya. Basically, tas basta lahat ng hero ng pinalakas siya innately lahat sa kanya pinalakas. So tingin ko magagamit tong si Moskov. Ang bilis din mag-farm kasi sobrang bilis mag-clear. Kasi ito guys ha, pag naghahanap kayo ng mga gold laner na ngayon marksman, lamang yung may mataas na clear speed. So si special case si Popol din pala. Hindi siya sobrang bilis mag-clear pero malakas siya. Eh. Kimi daw, Kimi at Brody. Sige, tingnan natin yung... Itong Kimi, I believe na may mga gagamit talaga nito. May mga Kimi loyalists pa dyan eh. Tsaka pwede ka nang mang... Sa jungle? Sa gold, tingin ko. Gold. Sa gold lane? Ah, masaya si Manjin dyan. Jungle? Pwede, no? Jungle, oo. Pero sa gold lane, tingin ko, masyado pa rin vulnerable. Wasak to sa mga... As in, talagang gold laner talaga. Sa Bruno. Si kailangan alagaan. Kailangan alagaan yung Kimi kung ganun. Oo. Yung what I'm watching out for is, sabihin nga natin like down the line, ganito pa rin yung feel ng marksman dun sa gold lane. And if magiging norm na na sa umpisa ng laban, kailangan alagaan ng roam yung gold laner muna bago umiikot-ikot. Iisip ko, I wonder... Papasok kaya si Hanabi kung maganda yung revamp niya. Kung bigyan siya ng dash. Kasi sipin mo yung upgraded basic attack niya pag ginamit mo yung first skill. Easy pokes. Non-stop. So, if finally bigyan siya ng dash or more mobility, yeah. Might be someone to look out for. Yeah. Kung ganun. Pwede. Still waiting for si Layla, unfortunately guys, hindi ko natin, I don't think so. Kasi hindi maganda yung scaling niya. Tapos wala siyang dash. Wala siyang way to save herself. Yun. Sorry. For that, pro scene, don't expect it. Kung sa mga sariling games nyo, kung meron kang solid na kasama, go for it. That's all I'll say. Pero pro scene, I don't see it happening. If it does, yes, actually, wala kami. The reason before that is, sinasabi yung mga tao lagi, like, pwede mo naman bigyan ng tanke lagi, samahan mo lagi. Hindi, there's never going to be like 100% uptime na may kasama kang frontliner. Like, kailangan na doesn't happen in pro. Tama. Tsaka, ano eh, yung mga pro, di ka naman tatalunan yan pag nakita nilang may tanke doon. Pag nakita, hindi nila i-go isang hero na may ano, na hindi pwedeng ego. Parang gano'n. Yep. Okay, anyway, damage per... Etong kay Brody, may nagtatanong kasi. So, hindi ko gusto yung Abyss Mark can no longer be applied to creeps. Kasi... Lane clear? Oo. Actually, pag sinabi natin creeps, ano to?
Jungle. Sa may minions. Jungle lang. Jungle lang to. Pag creeps. Jungle. Pag sinabing sa game na creeps, jungle lang jungle yun. Lang. Oo. Si Rockhart po yung isa, kaso ayun yung mag-camera ka kaya, ano, boss Rockhart. Sige, sige, wait lang. Sige, ayan. Sali ka kaya dito, Coach Yebs. Coach Yebs, si Butters, ano naman mga ito. Ito si Butters. By, uy, alas 12 na pala. Happy birthday, Butters! Happy Woo-hoo! Birthday, boss. Happy Bilalago birthday! Butters! Happy birthday to you! Hindi na ako kakanta. Oo, no, dong. Mawalan pa tayo ng viewers dito kung kumanta ako. Uy, ano nangyari dito? Nawala yung ano, nawala yung ano, nawala, oh no. Teka lang guys ha. Sige, pagsalita lang kay Babot Brody, tingin nyo, ano ang masasabi nyo kay Brody guys? Okay, si Brody, sayang. Feel ko. Malakas pa rin yan. Tinanggal yung mark to creeps. Ang weird kasi, di ba? Tinanggal yung abyss mark sa creeps, pero binuff siya against minions. So parang pinupush na siya talaga to lane. Parang ganun. Yeah. Oo. So, it's weird. Ang ano dyan, guys, is basta pag pinag-uusapang mga pag sinabing creeps ng laro mismo, ibig sabihin nun ay jungle creeps. Basta, okay. Basta pag creeps talaga jungle, yun na yun. Minions lanes. So, hindi ko gusto yan kasi ito also means na yung ano, yung lord, di ba? Hindi nyo na pwedeng bigyan ng abyss mark or yung mga turtles, ganyan. Eh, crucial yun eh. Sa jungle na Brody. Ngayon, sa laning Brody, hindi rin siya ganun kabilis mag-scale at hindi rin siya ganun kalakas mag-tore. So, yun yung worries ko sa kanya. Patanggal ko na yung Moonton. Hindi ko po makakabot sa mga. Guys, ano ba tingin yung happy birthday si Butters? Happy birthday sa'yo, Butters. Spamin niyo yung page niya. Oh. Tsaka yung ano, Twitter niya. Twitter niya. Happy birthday sa'yo, Butters. Lahat na. At, ayun. Pero pwede pa rin, pag siguro pag super duper no choice kasi at least meron siyang stun. Yun ang mga importante kay ano, kay Brody. Oh, happy birthday, Butters. Happy birthday, Butters. Yung masasabi ko doon sa tanong ni Andre Zabala, Claude, yes, even more so considering din na binawasan nila yung presyo ng golden staff. Oo. So, yes. Si Claude ay Claude Goldlane, man. Yeah. He's good. Oo. He's good. Kasi ang gagawin mo talaga pag na, pwede mo ano ilagyan ng kunwari si Claude, 'di ba? Hirap siya mag-lane. Lagyan mo lang ng Rafa o kaya Diggy. Goods na 'yun. Goods na siya. Yung ultimate ni Nathan once ito. So si Nathan, yun no, welcome pala Rockhart. Hindi niya ayun. Anyway. Happy birthday sa yung okay, yung carry pwede 'yan. Yung Nathan, sobrang lakas ng Nathan ngayon, guys. Kasi ang nabago sa kanya yung para siya may BMI. Gano'n isipin nyo. Pero yung BMI, di ba, parang gagamitin niya agad. Gagamitin niya, sorry, nag-acid ako ngayon, acid reflux. Pagka lagay mo din sa BMI, mapupunta ka doon, di ba? Pero yung kay Nathan kasi, di ba, pagka-activate niya ng ultimate, merong clone na lalabas. Tapos pwede siya makipag-switch places doon. Ngayon, sa instance na makipag-palit ka ng position na bumunta ka doon sa clone mo, nare-reset yung first skill tsaka second skill which is tulak tsaka burst. So, it's very, very strong. It's very, very strong. Ang nagustuhan ko lang dun is magngyayari yung mga teams na dati hindi willing mag-experiment masyado kay Nathan ngayon mas magiging willing na. Diba? So, may mga teams na madadagdagan for sure yung lineup which is gusto naman natin mangyari more diversity. Yung mga ganun. Nathan so good, man. Oo, pero si Nathan daw ay so-so, sabi ni Coach Yeb. At alam mo, dapat maniwala kayo dito ay Coach Yeb. Kasi I think sila yata yung pinakamadaming Nathan games sa MPL. Yep, confirmed. Yeah. Okay. Yan. I think 80% ng Nathan sa kanila. Oo. Mga ganun. Pangit ka banding. Grabe naman, what naman. Pero kasi, yung Nathan, mas ganap. Ayawan ko. Ang strike niya kasi sa mid lane, kaya siya ginagamit ng Jonix is ang lakas siya mag-poke. Tapos ano siya, malakas siya mag-scale sa late game. Eh baka kasi ang problema kapag meron kang jungler tapos may mid lane gold lane, baka tatlo kayong nagfa-farm ng farm ng farm. So yun lang. Do you guys think Iyak ni Toshi will dominate this patch? Pwede kasi marksman god siya mga yan.
si Mr. Iacno ay sumigat sa kanyang Claude at malakas ang tingin ko ang Claude niya. Wait. Pero kasi, ito, ang masasabi ko, baka hindi tayo makakita ng mages sa, ano, sa gold lane. Pakito, tingin ko XP at jungle siya. XP lane at jungle ang best case. Yep. Lakas may nagtatanong ano ah, si punta nga natin si 1-1. Oh, yung Farsa, interesting yung Farsa kasi ang lakas niya mag-lane. Problem ko talaga sa mga mages ngayon, guys, kasi sa ano, hindi sila malakas mag outer territory shield kasi mabagal silang matake tapos hindi naman malakas yung physical attack nila. So, parang hindi nila na-abuse yung gold lane outer turret energy shield. So, yun. Mm. Gatot. Pwede. Malakas yung gatot. Pwede siyang ano, jungle. Kaso, again, tanks in the gold lane, in the jungle lane, guys. Jungle. Ang iffy kasi hindi sila nagsiscale masyado. Expect outplays as well. Mas mobile pa rin talaga yung karamihan ng mga other junglers compared to tanks. Mm. We don't mean to send 1-1 to the jungle through this adjustment, but to slightly reduce the gap between her and other marksman jungling speed in the late game. May disclaimer, eh, no? Extra damage against enemies hit is 30 to 40%. Napaka, okay. So, malakas siya mga haras po. Skill 1 based damage. Each time noted. Huh. Hindi nga siya pwede maging jungler kasi kailangan pa niya magkaroon ng ulti. So, hindi talaga siya jung. Pero bakit? Siguro pang, baka pang late game sa ano, Lord, tsaka ano? Yeah, Lord for Chatter, objectives, no? And that's also been one of the things. Kasi di ba minsan, mga gold laner, from time to time, hindi na nga yung jungler madalas kumukuha ng jungle creeps. Minsan nabibigay sa mga gold lane para maka-compensate, makahabol sila konti dun sa item. So I think that's why they wanted to do it. But then at the same time, like, bakit mo iko-commit yung ultimate ng 1-1 sa mga jungle creeps? So it really will just be for objective takes. Uy! Nandito na! Ang idol natin! Ayan na nga po. Yun naman pala. What's up, Coach Yeb? Hello? What's up, mga boss? First appearance ng ating malupit na top 2 ngayon sa MPL, si Yeah Babe. Yeah Babe pala. Yeah Babe! Nag-google dito. Coach Yeb, ano ang napansin mo sa ating ano ngayon? Sa ating patch? Anong basa mo? Masaya. 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 obvious na dapat limitado yung sasabihin ni Coach Yeb kasi baka ma-scout. Baka may mga i-try kasi kami. Tignan natin. Meron ba tayong ano dyan? Kahit konting pakilig lang dyan. Konting pakilig lang. Layla. Layla. Diyan tayo, hindi na di. Yan ang ano. De, pero Marksman. Marksman thing. Babalik. Mm. Sa, tingin mo sa ano to, parang sa gold lane, ganun? Oo. Oh, kasi, kung babasahin mo yung patch, yung sa turrets pa lang eh. Oo. Okay. So, mas mabilis bumasag eh. So, ba't di natin gamitin yun? Ito yung mga tipong patch na sinasabi na sa'yo in your face na, ano, no, na gawin nyo to. Ito yung gagawin mo. Sundin mo na lang. Parang... Pero ikaw, kasi ito, Coach, ba, ang napag-usapan namin kanina. Ang dami tatanong nung ano yung potential na laning, ano eh, laning configuration eh. Tingin mo magkakaroon ng dual lane o kaya even worse, tri-lane dun sa, ano, sa gold lane? Feeling ko sobra yung tri-lane. Okay, kaya, okay. Ano, actually, yung last meta, viable pa rin. Depende pa rin naman eh kung paano lalaruin. Pero kung maglalagay ng siguro ng marksman sa gold lane, i-def lang nila, di ba? Ah. Kasi basagin talaga yun. Ah, I mean, wag ibibigay yung outer turret energy shield sa ano. Sa, Oo. Interesting. Ang mangyayari nun, magbubuhos kayo ng mas madaming resources dun sa gilid, which means magiging weaker yung ibang lanes. Oo, pag dinamihin yung sa gold lane. Kaya hindi rin maganda.
So parang so mid sa bagay kasi pag kapag ano iikot talaga ng mid tsaka nung ano nung post 5 eh. Nandun yung importante. By the way, yung ano opinion mo sa ano ngayon, coach? Mga tank na jungler ngayon. Viables ba, viables? Oo naman, depende sa gusto nilang playstyle siguro. Pero lahat tank fighters, assassin, pwede lahat 'yan. Nasa kung paano lang nila gustong laruin. Think of the best comment eh, funny daw. Think of the best 'yan eh. Pwede na ba? Pwede na bang magbalik? Eh, sige, sila yung gumamit niya, no? Tingnan natin, next week. Next week. At sino ba kalaban niyo ngayon ano, pa, sa parating? Omega Brain next play? Tatlo? Yep. Tatlo? Tatlo. Ah, tatlo. Aba. Tapos supatch pa. Good luck. Saya. Pakasaya. Buffed yung funny, tingin ko. Try natin si Fanny. Nakalagay dito buff eh. Pero ano ba tong ano? Scale 1 trigger during flight was incorrect. Ito yata yung mga ano, may semi-bug na parang may free ano. May mga free cable. Isa. Tingin ko maliit lang naman sa yun. Sa akin, buff to sobra yan. Oo. Ay, sorry, Rockhart. Sobra? Oh, kasi alam ko yung kapag nag-cable ka ng second skill, pag tumama yun sa hero, yung bawas ng energy yung pang first skill. So kung mababa na yung energy ng first skill. So mas marami kang energy. Correct. Tama. Nako. Makikita ba namin yung funny mo, Coach Yeb? Funny ko? Team verso lang ako team eh. Team verso. Pwede ba? Yari. Yung... May ano nga to? May nagtanong kanina. Kagura, eh, di ba Kagura gods ka rin, coach? Anong basa mo dito sa Kagura? Andali na. Ang bilis ng tayo, eh. So, madali na gamitin. Di buff yun. Pero nakaban pa siya, eh. So, yung mga, revamped heroes, guys. Some mga viewers yan. Eh. So, huwag kayo mag-expect na may Lancelot, Haya, Kags, and Odette. Tama ba? O, that mga ba yung isang na ano? Basta yun. Mga yung mga na-revamp. Changi Gold Lane. Nasakit bang normal sa Tori yung Changi? Pwede. Siguro. Feel ko kung Changi ipit in the mid lane pa rin. Like, minsan as an option. Kasi nakita natin nung Bren na NXP. Kung hindi ka takot gamitin talaga yung ulti pang wave, clear ng wave. At saka in control na kayo sa laban. Nahirapan mag-control, mag-kumuha ng momentum ulit yung kalaban nyo. Kasi lagi... Ako kasi ni RENMAR. Lagi lugi nung ano. Kakas lang niya, may ult na naman siya. Ang bilis. Bilis nung cooldown, lagi nakiklear ni Fiu yung mid-wave. Hindi makagalaw masyado yung NXP Evos nun. Okay. Brody Jungle, unfortunately, hindi. O nga, no? So, pwede yata yun, no? Tingin mo, Mr. or Coach Yeb. Sa natatanging pwedeng gold lane na mage is Changi. Kasi may right click tuloy. may normal attack sa ano, sa Tori. Ako, tingin ko pwede pa rin naman yung mages sa gold. In kasi, general. Depende nga kung paano nila ano. Kunyari, ipo-pure def lang nila yung gold lane. Pwede. Pwede mage dun. Diba? Para sa. Naman yung tapat if ever. Tsaka kaya niyang pa-low yung ano, yung marksman. Kasi ipapok-pok niya. Kadwari, fire sa nga ganun. Low nox. Pag nakakuha ng level, yep. Yung Harith gold, gana pa. Pwede, kaso medyo short range si Harith. Pero feel ko yung to maximize yung mage dun sa gold lane, kailangan talaga dun i-focus yung mga ganks. Oo. Kasi if there are games like katulad na nangyari sa RSG laban sa Blacklist, siya lang, si Iacno lang finocus ng Blacklist. Hirap niya makarecover dun. So kung gusto nyo i-maximize yung chance na manalo sa lane yung gold laner nyo na mage, feel ko dun muna i-focus yung ganks nyo. Tapos magiging dead lane lang talaga yung XP. Oh, ano, di natin pag-usapan masyado yung XP. May malaking changes ba sa XP lane? Yun nga, wala eh. Wala siyang change eh. Oo. So baka ano kaya to? Stay lane
XP. Ay, pwede. Tingin ko may pagka-stalin XP pa rin. Interesting. Paano kaya yung mga turtle fight ngayon, no? Ang layo sa gold, tas nandun yung mga tao. Yung interesting. Diyan na natin makikita yung mga rotation nila. Oo. Iba na itong rotation. Ano masabi niyo sa Chula that hindi na-reset yung Shun po? Okay pa rin, pang ano pa rin siya. Ganun pa rin. Mas ano lang, Bumagal lang konti. Pero ganun na ganun. Counting adjustment. Na-try niyo yung show, laruin. One game. Medyo naramdaman ko nga yung ano. Hindi na ako masyado nakakatakas na mas madali. Mas mahirap pero, na tumakas. Last trip yung ano niya eh. Yung Jeet Kune Do niya eh. Tumatago sa mga bundok. Ay, oo. Oh, yun yung... No, oo, oh, oh, yun pala. Yun yung nagpasaya doon. Kasi na-fix. So, parang kahit anong mangyari, basta nag-shoon po ka, para lusot ka. Kumbaga. Yung tank Kagura is not possible kasi kailangan mo ng item sa Kagura. Unless gusto mo yung payang mo, ano lang, kiliti lang. Hindi rin siya pwede. Pero gusto ko yung rework ng ult ni Kagura. Masaya siya. Mas madali. Ba, di ba nasa ano din? Nasa change din na pinadali, kumaga. Yeah. Sabi ni Coach Yeb kanina, bilis na yung payong. Yun yung biggest adjustment going up against Kagura players. Kasi usually, ramdam natin na, ay, kaya ko yan madodge. Pero biglang, uy, tamaan ako. So, konting ingat lang sa mga Kagura kung kalaban nyo si Kagura. Especially if dadaan kayo dun sa mga eskinita ng mid lane kung saan lagi naghihintay yung mga mages. Ingat kayo dun. Mid lane marksman. Para sa akin, as long as meron kang wave clear, it doesn't matter kung ano yung role mo. Basta meron kang parang short of, yung parang range na wave clear, pasok ka sa mid lane eh, tingin ko. Tsaka po may way ka para mampok. So may nilatanong dito, yung Beatrix. Ayan, tingin ko pwede pa rin. Gano pa yung? Pinalakas pa nga yata eh. Yung Nathan, di ko sure, pero baka kasi maging sobrang greedy. Medyo farm dependent. Ganun, si Nathan. Tsaka nagbago eh. Hindi na siya ganun kasakit sa early yata. Hindi ko pala na-try. So yun. Pero yung mga Claude, yung Claude Granger, tingin ko hindi yata pasok sa mid yun. Kulang yung 90, no? Yung mini buff. Oo. Teka, per hit ba to? Plus 90 per hit or buong skill na to? Buong skill per hit yan. Tingin ko. Per hit? Yung kay Nathan? Oo, Nathan. Ay, di kay ano? Kay ay, Granger. Ay, Granger. Check ko nga ulit. Nagtatanong nung sa ulti na lang. O nga, pero tingin ko per hit. Kasi, ang pangit naman nun kung isa lang. Yeah. Parang hindi naman buff yata yun kung isa. Parang in-increase mo lang ng ulti. Yung carry coach, Yeb, tingin mo, lalo na may mga tanks ngayon. Uso tank. So, may chance ba na makita natin yan, si carry man? Siguro. Lalo na kung puro sustain yung alaban. Sobrang ganda niyang humili. Sustain? Ibig sabihin ba, ito na ba ang kontra sa blacklist? Joke lang. joke lang. Hindi yata kaya sila estes nun. Oo, hindi ka. I-heal lang. Tsaka dadaanan lang ni, ano, ng ube. Ano ba? Yun, may nagtatanong sa Hayabusa, may rework sa Hayabusa. So, di, nawala. Yung kay Hayamura, ano yung optimization na ng animation at tsaka yung ulti niya. So ba yan? Pati ka makita yung mas visible lang. It's nicer. Ah, itsura lang. O, pares lang pala, guys. Odette and any marksman sa... Odette? May binago sa ulti niya. O, oh, meron yata eh. Si Odette, tingin ko, este sa gold lane, pwede. May poke naman. Ay, ano ba? Hindi yung support sa gold lane. Kaso kasi, parang mas post for ang Estes eh, no? Tingin mo, Mr. Denver. Pwede. Post 4, post 5. Kasi, yung blacklist, post 4. Oo. Ang alter ego, post 5.
Ah, sa Indonesia. Mas okay. Eh. Yeah. Mas okay Estes na sa umiikot from the mid lane. Kasi pag lane lock siya, sobrang kulang kayo dun, especially for sa turtle fights pag nasa gold lane lang siya. Kailangan niya ipaikot yung Estes. Oh, ganda. Hayabusa's ultimate can now launch multiple attacks on enemies and the number of attacks will increase as he levels up. Ah, okay. So, hindi na siya, ano lang, ano ba, 4 from before? Pag tinray nyo siya, actually, parang maganda na hindi eh. Kasi kung sino yung namarka ni Haya ng passive niya, yung mas doon pupunta yung ult niya eh. Yeah. Pag so pag siguro syempre solo kill talaga. Yun. Ano na talaga yun, matik na yun. Ay kaso mo ano yun pag wala nang stack, hindi na niya atakihin. Hindi na niya mag-ulti priority lang. Pa priority lang. Okay, okay. Kaso may bug ata eh. Ewan ko kung bug yun na narang nadadad siya ng flicker. Ah, parang sa ano, parang sa Omni Slash, pwede mong i-timing ng 4 stop. Yung ano, Rafa, Digi, Matilda, expect nyo na yan na maging supporting sa gold lane. Kasi nga, parang ganun eh. Iba pag natulungan mo yung gold lane mo, makapag-fast push kayo. Bane Faramis. Yung Odette, tingin ko problem sa Odette kasi ano na ba siya? Yung hindi na pwedeng, yung ano, pag dito parang kahit pag naka-ulti ka, may iba yun eh. Cover. May shield. Imbis na damage reduction, physical damage reduction or something, or damage reduction lang, binibigyan na siya ng shield. What about her ult? Like may, yung ult. Ay, di kasi may talon na yung ulti niya. May talon. May parang yeah, yung... hindi mo na kailangan mag-spend ng flicker. Actually, may mga nakalaban ako na Odette na, well, I think fault lang naman to ng mga Lancelot na nandun na sa game na nalaro ko. Pero pag na-timingan mo, pwede mo i-dodge yung... Makaka-dodge ka ng skills with Odette. Yun nga eh. Tas, at the same time, activate mo na yung ult mo. Tas yung flicker mo, lalagay mo na lang as repositioning. So, there's a potential for outplay, but then, crowd control lang talaga yung main kalaban mo doon. Especially with Popol and Koopa. Pero nakakita na ako sa mga amateur scene na ginagawa nila yung ano, try lane agad. After, hindi naman literal na start, pero itatry lane nila pag may ulti na si Odette. So, pupunta sila sa gold lane or sa XP lane. Tapos Louie, Higop, tapos Odette. Tapos hindi ka makapasok na kasi parang yun lang yung combo. Tapos push lang ng push. Mm-hmm. Yeah, not so sure. Bane Johnson. Pwede naman. The forbidden technique. Pwede naman. Si Bulldog is key. Na-try niyo na ba 'yon? Tanong ko lang sa inyo, Coach Chef. Nagta-try ba kayo ng mga ganung mga combo? Yung mga pang pubs na combo. Mga TikTok strat. Mga Bane Johnson. Hindi. Wala talaga eh, no? Parang hindi ko trip eh. Bakit? Ay, maganda question to ah. Ako, nag-agree ako dito ng konti. Bakit daw hindi ginagamit ang Louie sa Ube? Eh, parang malakas siyang kontra doon sa, ano, sa Ube strat. Ningin mo, ano, Coach Yeb. Pero, si Louie, sa Ube. Siguro onting hero mastery lang siguro. Ah, mahirap kasi. Sa composition. Depende na rin sa composition. Pero maganda talaga si Louie. Oh. Pwede. Pero siguro nga, hindi lang din alam ng mga, hindi pa alam. Ano yan, Rockhart? Sorry. Ako, when you think about it, maganda talaga. In a vacuum, ah. Like, perfect set. Eh, kailan ba nangyayari yung perfect set sa mga pro games, di ba? Yeah, hindi naman lagi. True. Mahirap eh. Mahirap asahan lagi. May
Oh, one quick comment sa Ube. One of the most interesting na, theoretically, actually, when you think about it, it sounds really good. Yung Omega did it, or Execration did it before, Echo ginawa nila, or they tried to make it work. Glue versus the Ube is quite interesting because ang dali mag-spread ng passive niya yung sticky. It's only slow, pero at the same time, kaya there were many times in Echo versus Blacklist, nakakataka si Kurt kasi spread lang siya ng spread ng sticky. Tinataman siya ng Blacklist pero buhay pa. And then, dito din si Miguel Airoso nagtatanong, Eve gana pa po ba? That's the thing. Eve is back. For a while, he wasn't available. But the thing is, yung ult niya, na-interrupt na ng kalaban. Ayun nga, nananak up na eh. Oo. Which is, that's kind of bad. It even more so now, sobrang mas mahirap na ata mag-set ng perfect situation for a low, for an Eve. Uh-oh. Yung trade-off dun naman is yung passive niya, pag matas yung stacks with like 3% ata, something like that, yung cooldown, marirefund. But, the fact that the ult now can be interrupted, I feel like teams will be hesitant na pipiliin yung Eve. Yung Eve. Hindi katulad na dati na, uy, bukas Eve, sige kunin natin. Interesting tong ano doon sa Antique Hiras na hindi na siya sa solely sa base attack na lang siya. Which for me maganda siya para sa ano, imagine mo sa mga tipong mga Lancelot, 'di ba? Tingin ko ano siya medyo napaganda yung mga buhay ng mga assassin na skill based. Kasi hindi mo na ano, parang kaya mo i-burst. Kasi kailangan ano, ay baliktad pala, hero skill. Oo. So mas negats na siya ngayon sa mga ano pala. So baliktad pala. Mas doable na siya ngayon sa mga Mas naging importanteng item na yung Antikeras para sa mga tanks if kalaban yung physical. Kahit hindi basic. Hindi ibig sabihin nito, masaya ang masaya yung mga umaatak, mga marksman, basically. Na hindi na yung skill. In a way, pwede nilang i-normal-normal lang hanggang mamatay. Wait, so it's not for both. It's really just for skills na lang. Hindi na kasama na yung basic. Ah, mali yung pagbasa ko. Oh, shit. Oo nga, no? Ano man sabi ko sa ruler sa basic attack ni Kimi, para siya sa mga ano talaga, sa mga nagsastruggle gamitin si Kimi. May medyo ano pampa-friendly lang talaga. Tingin ko maganda na maganda siya for other players. Pero siguro maganda kung may option na ano no na pipiliin mo kung pwede ka mag-ruler o hindi. Parang may ano na siya, 'di ba, yung auto ano, auto tutok. Anyways, yun lang, tingin ko malaki talaga yung patch, tas madami mga interesting na heroes. Ang pangit pala nung sa Yusong. Yung ulti niya, isang basis ka na lang sa isang target, yung knockback. Yeah, it's sad. Ang pangit naman nun. Sayang, kasi akala ko Yusong na magra-rise ulit sa meta. Kasi ang dami ng marksman eh, di ba? Bumalik-balik ka dun. Pangit naman. Pico. Isang knockback na lang. Oo. Once on the same target. Mm. Ayun, so actually to all of the sa mga viewers natin diyan. Yun lang naman ang importante kasi ang majority ng ating patch ay nag-favor sa mga marksman. Madami talagang na-buff na marksman at may mga ibang mga mechanics na nag-favor sa marksman. So bukod sa mga specific na buff sa marksman, ang nag-improve is yung sa outer turret energy shields nga sa gold lane, which favors yung mga ranged heroes, post particularly, tas mas madami ka ng gold na makukuha. So, expect talaga na majority ng gold lane picks ngayon ay marksman. Ngayon, yun yung ating ano dito. Summary na, guys. Tapos, may chance na magkaroon ng mga dual lane sa gold lane. Pero sabi nga ni Coach Chip dito ay depende na sa discarte at sa rotation ng mga teams. Kasi ang downside ng pag-dual lane sa gold lane is malayo ka sa first turtle fight.
Tapos ano pa? Ang advantage naman is mapapalakas niyo talaga si Gold Lane. So yun, kayo na yung bahala mag-ano doon, mag-judge. Tapos other updates, Popolin Kupa is OP. Nathan is still is 50-50. Tapos sila Claude, sila Carrie, si Moskov. Ay, o ano, Moskov pwede talaga, feeling ko lang ah. Si Clint, hindi ko sure. Si Carrie pwede daw, depende dahil may mga sustain. Ayan. May PNK tank, like what I said in the comments, I feel like more teams would be willing to try PNK na gold. Nasa gitna o nasa gold. Oo. May slash na ng support ibang tank, Sir Wolf. Wala naman. Kasi medyo nasa classification na lang siya. Hindi naman siya nag-matter. Kasi ang important na classification ngayon yung marksman eh. Kapag may label ka kasi ng marksman dun sa hero, tatablan ghouls, ka. Kasi tatablan ka nung less damage sa ano, sa jungle creeps, including yung mong inlord nga. So going back, last na kailangan tayong pag-usapan ngayon is yung sa jungle. So, hindi mo yata naabutan to, coach, pero ang aming napag-isipan is may mga viable na jungler na tanks, particularly Baksha kasi nag-work naman siya before, tsaka Barats kasi nag-work na rin siya before. So we do feel na parang fighter yung best na junglers ngayon kasi mas nagsiscale sila, and assassins kasi technically speaking, dahil maraming, pag maraming marksman, ibig sabihin marami ring assassin. Parang ano yan eh, sabay dadami yan eh. Kasi parang kontrapelo in a way. Ikaw, ano sa tingin mo dun, sa ano basa mo dito sa jungler role ngayon? Depende kasi kung depende. Ano yung gusto nyo maging play. Pero kung bibigyan ko kayo ng parang hint, parang kung yung jungler nyo, gusto nyo laging tumutulong dun sa mga lane, syempre assassin. Kasi yung mobility ng assassin. Kaysa tank, mataas. No? Kaysa tank. Oo, kasi yung tank, back siya lang yung mataas yung mobility. Pero kung ang play mo, ang counter jungle, pili ka siguro ng mga fighter para manakawan mo ng jungle yung kalaban. Pakito, gano'n. Nakadepende no? Eh. Oo, sa gusto nyo mangyari. Reward na yan. Ano ba yan? Pag-usapan ko ito. Okay. Kailan mo sa tingin pwede yung tank? Ano, saan siya pasok? Sa objectives? Siguro farming ganun? Game. Pag gusto mo, ano lang, fast clear mo lang yung jungle mo, then kuha ka ng turtle, yung mga ganun. Yung wala kang balak maging situational. Pag may pattern kayo siguro, pwede yun. Oh, iba talaga, no? Iba pala yung... Iba yung naging application na naisip ko sa utak ko. Akala ko, pag tank ka, medyo nasa offensive side ka na lalaban ka. Hindi pala. Pang farming, kasi, in a way, lilinisin mo lang yung jungle. Kasi yun lang magagawa mo bilang tank. Ayos yun, ah. Buti na lang, lumating si ano dito. Coach Yeb. Ayun, oh, agree. So yun, yun guys ang ano natin. So ang aking forecast dito sa para sa mga viewers natin is 1-1-1-2 na dual lane, gold lane, tapos jungler. Tapos ang forecast naman ni Coach Yeb is depende pa rin sa execution, which I think is true. So excited na ako mag Sabado ulit, ay Friday, para makita natin. At balita ko, ito, Coach, ba meron kang gusto i-promote dyan bago tayo mag-ano? pa-follow lang yung page ko, Coach Yeb Meister. Tsaka yung mga page nila, Boss Rockhart and Boss RENMAR. Thank you. Ayos. Uy, last question. Sige, before we let each other go. Ikaw, Coach Yeb, tingin mo sino yung mga top picks and bans? Top 3 picks, top 3 bans, ganun. Siguro. Tingin mo lang. Hula mo lang. Siguro, ano pa rin. Sa simula, magkakapaan yan eh. So, same.
mga Ling, mga Matilda. Mga ayaw lang nila kalaban, basically. Okay, okay. Mm. Hanggang sa ma-reveal kung ano yung heroes na pepeste talaga sa lineup or sa composition. Mm-hmm. Doon na mag-adjust. Okay, okay. Ikaw, okay. Reptar and Rockhart, baka meron kayong ano. Yan, yung last question before we go. Same din, yung mga typical Jawhead, Popo, Ling, Paquito. Depende sa team sa kalaban mo. They might, baka subukan ng iba, like, for example, kung kalaban on it, usually, as much as possible, teams don't wanna give the Nathan to Baloyski, pero, but, to feel it out, it might be open for Onyx from time to time. So, yeah, just the typical. Ako, bahal mo jungle ni Venus. Legit. Tapos na ang ML. Tapos na ang ML. Ako, sa akin naman, guys, Popol ang aking Nostra. Top picks and bads kasi wala eh. Malakas eh. Pero tingin ko, nandun pa rin yung Matilda, Jawhead, pati na Joy Popol Ling. Yun yung Chapovius. Wala naman masyadong... Phobius. Wala naman masyadong masakit na nangyari kay Phobius eh. Kaya tingin ko, mapipick pa rin siya. Malakas pa rin to eh. Paquito. So, yun. Yun yung pa rin. Yung pa rin yung mga bans. So, wala naman humina doon sa mga meta heroes natin eh. So, yun. Para sa akin, banworthy ba yung Lance? Ewan ko. Pero, ang masasabi ko ay autoban ang dance this weekend. So, yun ang... One week. Tsaka yung Hayabusa, Odette, and Kagura. So, hindi sila pwede. But, Eve is back. So, yun ang may important. Ayun. So, guys, sana may malutunan kayo. Coach Yep, sana nag-enjoy ka sa pagtambay mo. Sana, yeah. Sana makaulit sa'yo next time. At, yeah, Reptar, Rockhart, ba meron kayong huling messages sa mga viewers natin? Ako muna. Ay, okay. Sige. Ako muna. Hinga, thanks. Unexpected na ginawa namin. Actually, before this, galing lang kami sa isang recording ni Wolf. Eh. So, yes. Watch out for the next episode of Patch Notes. Yun. Yun yung na-record namin ni Wolf. And then, yeah, keep supporting us and the teams. Sobrang masaya kami na to talk with you guys dyan sa comment section sa mga bagay na ganito. Love namin na mas marami ng tao na appreciate yung mga analysis side ng MPL natin. And yeah, follow nyo yung page ko kung hindi nyo pa na-follow. Ito, mag-comment ako. Hello. Yan. Hello. Yeah. Thanks, guys. Ako, I think importante dito, don't rely on just us. I think importante na you guys should keep trying new stuff din when you go into your games. And malay mo, kayo pala ang gayahin yung mga i-upload sa TikTok. Kayo pala ang gayahin ng mga players natin, di ba? Oh, for sure. Tama. Never stop experimenting and don't stop learning. Yon. Shoutout kay, last shoutouts kay Demigod pala. Ayun. At support nyo rin, guys, yung ano, Onyx Philippines yan, nandiyan si Coach Jeff. Pwede rin naman hindi nyo support. Kayo bahala. Kung anong trip nyo. Basta, kasi nyo dyan sa ano. At happy birthday ulit kay Butters. At happy birthday, belated Butters. Happy birthday kay Kyrie. And kaka-birthday na. Ayun. So, kita-kits, guys, sa susunod na edition. Sana mag-apatch ulit. Joke. Sana, may basta next time, meron ulit tayong usapan. At yun, see you. Paalam.